Starting Every Saturday. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Papuri sa Allah ang Panginoon ng sanlibutan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga magiliw naming tagasunod sa aming programa na matuto sa 30 minuto. Alhamdulillah ay live na live po tayo ngayon dito sa Dubai mula po sa Markaz Abubakar Siddiq dito po sa Dubai, UAE. Mga kapatid, gaya po ng ating tatalakayin sa araw na ito ay ang kabutihan ng pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Hindi po lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin na ang Islam ay tinuturuan tayo ng mga magagandang pag-uugali at ganoon po kakumpleto ang Islam. Na halos lahat ng aspeto ng ating buhay ay nandyan ang Islam upang tayo ay turuan, makisalamuha sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating asawa, sa ating mga kasamahan sa trabaho, ay nandiyan ang Islam upang ituro tayo, upang ituro sa atin kung paano natin sila pakikitunguhan o pakikisamahan ng maganda. At mahatiin natin sa tatlong bahagi, inshallah, ang aralin natin ngayon, yung kabutihan ng pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. At siyempre, kapag matalakay natin yung mabuting pag-uugali, ay insha'Allah, ay dapat matalakay din natin yung mga ilang sa hindi magandang pag-uugali. And then, pinakapanghuling bahagi ay magbabanggit tayo ng mga magandang pag-uugali na kung saan ay naitalaga sa aya at sa mga hadith yung kabutihan ng napakagandang pag-uugali na iyon. Ngayon, ay unahin natin ano ba ang kabutihan ng pagkaroon ng mabuting pag-uugali. Una sa lahat ay ito ay isa sa pinakamalaking dahilan upang makapasok ang tao sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi natanong siya, "Tadasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhulul jannah." Natanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba daw yung pinakadahilan na kung saan ito ay nakakapag parami ng pagpasok sa paraiso, o yung o ano yung gawain na kung saan makakapasok ang tao sa paraiso dahil dito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit makakapasok ang tao sa paraiso ay ang pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkakaroon ng magandang pag-uugali. Ito yung naiulat ni Imam At-Tirmidhi. At pangalawang kabutihan ng pagkakaroon ng magandang pag-uugali, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shay'in athqalu fi mizan al-'abd yawm al-qiyamah min husni al-khuluq." Subhanallah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shay'." At wala nang iba pang bagay na mabigat. Wala nang iba pa. Parang gano'n ang gusto sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala nang iba pang bagay na mabigat sa timbangan ng isang alipin, at ito'y pinakamakakatulong upang maging mabigat ang kanyang timbangan sa araw ng kabilang buhay, ay walang iba kundi ang husnul khuluq o yung pagkakaroon ng magandang pag-uugali. Inuulat din ni Imam At-Tirmidhi. At isa rin sa kabutihan ng pagkakaroon ng mabuting pag-uugali o magandang asal ay sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq." Subhanallah. Isipin niyo mga kapatid. Parang sinabi talaga sa atin ng Propeta Muhammad na isa sa pinakalayunin niya kung bakit siya ay pinadala ay upang kumpletuhin ang mga magagandang pag-uugali.
Kaya nga, ganun na lamang ang pagpuri sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. At katunayan, ikaw o Muhammad ay nagmamayari ng napakaganda, napakaangat na pag-uugali sa lahat. Kaya nga, kung gusto natin maghanap ng nais nating gayahin sa pagkakaroon ng mabuting pag-uugali, ay hindi na tayo mahihirapan pang maghanap. Magbabalik tayo kung gaano ba ang pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, ay walang duda na ang mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sapat na upang gayahin natin, upang magkaroon tayo ng magandang pag-uugali. Na kaya nga si Aisha radhiyallahu anha ay tinanong ng propeta ano ba daw ang pag-uugali na meron ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran, na ang pag-uugali, tingnan niyo ha, kung lahat-lahat ng magandang pag-uugali na nabanggit sa Quran ay kung meron man tao na nakapag sa buhay noon o naisagawa yun, ay walang iba kundi yun na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakahuli na babanggitin natin sa kabutihan ng pagkakaroon ng magandang pag-uugali ay ito'y nakapagpapalapit sa atin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating ng kabilang buhay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya, katunayan yung kamahal-mahal sa akin, yung kaibig-ibig sa akin, wa aqrabukum minni majlisan, at yung malapit sa akin sa pwesto pagdating ng kabilang buhay, ahasinukum akhlaqa, ay yung merong magandang pag-uugali mula sa inyo. Kaya nga sa isang nananampalatayang Muslim ay hindi niya na dapat tanungin ang kanyang sarili na obligado ba siyang magkaroon ng magandang pag-uugali. Dahil kung titingnan natin ang mga aya, mga bersikulo mula sa Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa to sa pinaka point na itinuturo sa atin ng Islam. Na kapag sinabing Muslim, naniniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay meron kang magandang pag-uugali. Dapat automatic yun. Dahil itinuturo lahat sa atin to ng Islam. At ganoon din kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad na ito, isa ito sa pinakadahilan kung bakit siya ipinadala bilang propeta upang kumpletuhin yung magandang pag-uugali. So kung ang Muslim ay walang magandang pag-uugali, ano na lamang ang matitira sa kanya? So sayang naman ang tunay na paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang naman ang paniniwala niya na Allah ay nag-iisa kung hindi naman siya nagkakaroon ng magandang pag-uugali. Na magbasa tayo dito ng isang fatwa na kung saan meron nagtanong na paano ba daw niya maiiwasan yung kanyang masamang pag-uugali. At ang unang ipinayo sa kanya ng mga masyayikh ay dapat niyang alalahanin na ang pagkakaroon ng masamang ugali ay nagdadala ito upang hindi siya kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi siya mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sinabi ng Allah, sinabi sa isang hadith, inna Allah la yuhibbul fahishul badi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya minamahal yung mga taong bastos, yung mga karumaldumal magsalita, yung mga bastos magsalita na tao. Yung mga bulgar na puro kabastusan yung lumalabas sa bibig. Iyon ay hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin sa isang hadith na hindi makakapasok ng paraiso ang tao na mayroong pagmayabang sa kanyang puso, o kahit na la yadkhulul jannata mithqala dharratin min kibir, man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok ng paraiso ang sino man ang nananampalataya na meron sa kanyang sinliit ng atom na pagyayabang. Kaya nga, nagulat yung mga sahabi, kaya nagtanong agad sila sa Propeta Muhammad SAW. Sinabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, di ba meron tao na gusto niya
maganda yung kanyang sapatos, maganda yung kanyang damit. Kaya sinagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Tulad na Allah ay mabuti, gusto niya ng mabuti, gusto niya ng maganda, gusto niya ng mainam. At pinaliwanag ng propeta Muhammad, ano ba yung kibir? Al-kibru batrul haq wa gabtun nas. Subalit ang kibir na sinasabi o yung pagmamayabang, yung pagmamataas na sinasabi ay ito yung pagmamaliit sa tao at hindi pagtanggap sa katotohanan. Halimbawa, kung merong nagpayo sa'yo, tapos para sa kabutihan mo yung ipinapayo sa'yo, at ito ay sunod sa Islam, pero hindi mo siya pinakinggan. Sinunod mo yung pride mo, hindi ka nakinig sa kanya. O di kaya naman, alam mo na tama yung sinasabi niya, pero hindi ka nakinig sa kanya dahil ito ay nagmula sa tao na pinakaayaw mo. O di kaya naman, ito ay nagmula sa tao na kung saan mas mababa yung pinag-aralan na nakamit kaysa sa'yo. So, ayun ay walang duda na ayun ay pagmamayabang at ayun ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa rin sa dapat alalahanin ng taong may masamang pag-uugali ay hindi ito ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit din sa isang hadith, al-mu'minu laysa bita'ani wala la'an. Ang isang nananampalataya ay hindi yung lagi nagsasalita ng masama. Yung kung sino makita niyo mga tao na sabi niya, masama sa ganito, masama sa ganyan, wala la'an. At yung sinasabi niya lagi na sumpain si ganito, sumpain si ganyan, sumpain ang mga ganitong bagay. So, yun ay hindi karapat dapat sa isang nananampalataya. At kung titingnan natin mabuti mga kapatid sa pananampalataya, at lalo na dun sa mga nasa field ng da'wa, ay malalaman nila na ang da'wa sa pamamagitan ng magandang pag-uugali ay mas effective kaysa sa salita. Ibig sabihin, kung yung magandang pag-uugali, yung pinapakita mo sa mga tao na hindi mo pa pinapaliwanag ang Islam, ay walang duda na nakakapagpaakit nyo sa kanila sa kung anong kabutihan na mayroon ng Islam kahit na hindi mo pa man sinasabi. Dahil ang mga tao, isa sa mga tabia o natural na meron ang tao mga kapatid, ay sila ay mapanghusga. Inuhusgahan nila yung tao hindi sa sinasabi nito, kundi sa kanyang isinasabuhay at isinasagawa. So ibig sabihin mga kapatid, kahit gaano mo sabihin na ang Islam ay nagtuturo ng kabutihan, nagtuturo ng pagiging magalang, nagtuturo ng magandang panalita, tapos ikaw mismo ay palamura, hindi nakikisama ng mabuti sa mga tao na kapaligid sa'yo, ay walang duda na hindi sila maniniwala sa'yo. Kaya mga kapatid, inshallah ay hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapadali sa atin na may sa buhay ang mga magandang katangian na kanyang na iniibig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman, ay dumako na tayo sa pinakahuling bahagi ng aralin ngayong araw na ito, ay magbanggit tayo ng ilan sa mga pag-uugali na tadyang maganda na ito ay merong fadl o kabutihan na nabanggit sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una ay yung pagiging mapagbigay. Al-karam, na dapat alisin ng isang nananampalataya ang pagiging madamot sa kanyang puso. Dapat matuto siyang magbigay. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Hindi nyo maaabot yung antas ng pagiging pagkakaroon ng magandang iman, magandang pananampalataya, yung pagiging banal, hanggat hindi nyo igugol o gastusin yung mga bagay na inyong ninanais. At kung titingnan din natin mga kapatid, ang pera ay pansamantala lang yan. Pero yung kabutihan na naibigay mo ay mananatili yun habang buhay. Kaya nga ganun na lamang ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas sadaq, hindi nakakapagpabawas manakasat sadakatun min malin. Ibig sabihin, ang sadaka ay kailanman hindi nito nababawasan ng kayamanan.
Yung mga taong mararamot, iniisip nila na once magbigay sila ng 100 o 50 ay nababawasan agad yung kanilang kayamanan. Hindi. Kundi iyon ay naiipon sa kanya pagdating ng kabilang buhay. Kaya nga, ganoon na lamang yung mga kabutihan ng pagbibigay, yung pagbibigay ng sadaka, kung saan sinabi rin sa isang hadith na al-mar'u ala dhilli sadaqatihi, na kung saan ang tao ay yung kanyang magiging shade, yung kanyang silong pagdating ng kabilang buhay ay nakasalala yun sa kanyang pagbibigay ng sadaka. Kaya ganoon na lamang dapat natin isabuhay yung pagbibigay, lalo na sa mga nangangailangan. So ngayon, i-mention natin, malapit na mag-Ramadan. Inshallah na may maabutan natin lahat ng Ramadan. Ito ay napakagandang panahon, buwan na kung saan ay makapagbibigay tayo ng sadaka sa mga nangangailangan. At ang pangalawang magandang pag-uugali ay yung pag-aalaga ng amana o yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ay nararapat sa isang nananampalataya na pangalagaan niya iyon. Dahil ang hindi pangangalaga sa amana na naitalaga sa iyo ay paggaya yun sa pag-uugali na meron yung mga munafikun. Kaya nga, sinabi doon sa hadith, wa ida tumina khana. At ang isa sa mga ugali ng mga munafik ay kapag sila'y napagkatiwalaan ng isang amana ay sinisira nila ito. Hindi nila ito tinutupad. So kung ayaw mo mapabilang sa mga munafikin, ay layuan mo yung kanilang mga pag-uugali. So kapag meron yung pinagkatiwala sa iyo, ay dapat mo yung pangalagaan at ingatan. Lalo na sa pagsaliksik ng kaalaman, sa mga anak mo, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong ama't ina, kapag meron sila pinagkatiwala sa iyo, ay dapat mo yung pangalagaan. At ang as-sidq, ang pangatlo na magandang pag-uugali na dapat taglayin ng isang nananampalataya ay yung pagiging matapat, yung pagsasabi niya palagi ng totoo. Hindi yung dapat hindi siya sinungaling. Kaya nga, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. O kayong mga nananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at mapabilang kayo sa mga taong tapat. At sinabi rin sa hadith, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Mashaallah, napakagandang hadith mga kapatid. Na katunayan daw ang pagiging matapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, yung lagi ka nagsasabi ng totoo, yahdi ila al-birr, ay nagdadala iyon patungo sa kabanalan. Wa innal birra yahdi ila al-janna, at yung kabanalan na iyon ay magdadala sa iyo patungo sa paraiso. At katunayan, ang isang tao na patuloy na nagiging matapat hanggang sa siya ay maisulat ng mga malaika sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay taong tapat. Masha'Allah. Ito ay walang duda na napagandang pag-uugali na dapat taglayin ng isang nananampalataya. Kaya mga kapatid, insha'Allah ay hingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng tawfiq sa lahat-lahat ng ating gagawin, sa lahat-lahat ng pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa pagkakaroon ng magandang pag-uugali. At banggitin din natin dito yung panghuli na kung saan isa rin sa magandang pag-uugali ay yung pagpigil ng galit. Yung galit ka, pero kailangan mo itong pigilan, iyon ay walang duda na isa sa pinakamagandang pag-uugali na tatagalayin ng isang nananampalataya. Na alala natin sa isang hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kazama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiki yawm al-qiyamah hatta yukhayyiruhu Allahu min al-huri sha Allahu akbar. Mashallah, napakagandang hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sino man daw ang pinigilan niya ang kanyang galit na kung saan kayang-kaya niya naman yun isagawa. Ibig sabihin, nagalit siya sa kanyang misis, nagalit siya sa kanyang kaibigan, kayang-kaya niyang gumanti, kayang-kaya niyang saktan yung kaibigan na yun, pero hindi niya ginawa dahil naalala niya yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na huwag magalit, huwag magalit.
Ginawa niya yun, pinigilan niya yung kanyang galit, hindi siya gumanti, hindi niya sinaktan yung taong gumawa sa kanya ng masama. Anong gantimpala makakuha ng taong yun? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatawagin siya. Pagdating ng kabilang buhay, tatawagin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa harap ng lahat ng nilalang. Hanggang sa papipiliin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin sa alipin na iyon, piliin mo kung sino mang babae ng paraiso ang iyong naisin. Subhanallah. Napakagandang hadith nun mga kapatid na kung saan magdadala sa atin, inshallah, biidnillah na mapigilan natin yung ating galit na hindi ito makasama sa ibang tao. At ang tanong para sa araw na ito ay magbigay ng dalil o hadith na kung saan ay nakasaad dito yung kabutihan ng magandang pag-uugali at isang pag-uugali na kung saan ito ay kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalataya, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang taufik sa lahat ng ating ginagawa at sa lahat-lahat ng bagay na kanyang kalulugdan para sa atin. Amin ya Rab. At kung meron man akong nasabing hindi maganda, ito ay nagmula sa akin at ito ay pagkakamali ko at humihingi ako ng patawad sa Allah at sa inyo. At kung meron man akong nasabing tama at maganda, ay walang duda na ito ay taufik mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa waliyo taufik wal huda wal hidayah. At hanggang dito na lang. Paalam na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.